like a Hellcat. Kawikaan 1914. Mahirap makakita na mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan. Ngunit, ang mabuting may bahay ay galing sa Panginoon. Siya ay may tungkulin sa kanyang asawa. Siya ay may tungkulin din sa kanyang anak. Tulad ng mamahaling alahas, ang ina ay dapat bigyan ng pagpapahalaga at pagmamahal. Bilang asawa, ang ina ay matapat sa kanyang asawa, mapagkatiwalaan, mapag-asikaso sa pangangailangan ng asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya. Mabuting asawa na ang iniisip ay ang ikabubuti ng asawa. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Maingat sa kanyang pamumuhay at hindi nagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Bilang ina, siya ay maaasahan sa lahat ng gawain. Siya ay masipag sa kanyang responsibilidad. Sa paghahanda ng kasuotan, wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at sa kanatan. Siya ay gumagawa ng mga sinulit, humahabi ng sariling damit. Hindi siya nag-aalala dumatingan ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na kubikana at damit na linong-lino ang dinaramdaman. Sa paghahanda ng pagkain ng kanyang pamilya, tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nabuuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Sa pag-iingat ng kabuhayan, mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayan. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at pinagbibili sa mga mangangalakal. Siya ay laging handa sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Naglalaan siya ng panahon sa kanyang tungkulin, gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya sa araw-araw. Matyaga sa kanyang gawain, sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga. Sinusubaybayan mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ang kanyang katalinuhan ay makikita sa kanyang paghahanda sa anumang mangyayari. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw sapagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratan. Bilang babae, siya ay may magandang pag-uugali. Matulungin sa mahihirap at sa pangangailangan ay bukas palad. May malinis na pamumuhay. May kagandahang panloob. Ang kalakasan niya ay nasa Panginoon. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng